Ito po ang kalsada na didin hanggang po sa property, less than 1 kilometer po. Ito po by year 2025 ay tapos na po itong kalsada nito. Ito po yung national highway from Pagbilao, dampo ng Lokban, Tayabas, Tuisana, Pagsanhan, tagos na po yan na Real Quezon, papunta po in Panta at ito po sa General Nacar. Ito po nakita natin dagat na ito, overlooking po tayo sa town proper na in Panta at General Nacar. At ito pong dagat na kinukuha natin, ito po yung Pacific Ocean. Yan po. Sa mga interesado po sa farm lot na gusto pong develop as tourist destination o resort na may waterfalls, ito po, ladies and gentlemen, is land title. Location po natin ay General Nacar. Yan. Magmula po rito sa highway na ito na under construction, ang property po natin ay less than 1 kilometer. Ito po ay 4 lanes national highway at napaganda po pagka natapos na to, accessible, bigla pong aakit ang presyo ng mga lupa dito, kaya mas maganda po na ngayon pa lang ay makabili tayo rito para makamura po tayo. Ladies and gentlemen, magandang araw po sa lahat, lalo na po sa ating mga subscriber, viewer at visitor sa ating channel. Kayo po ay nanonood sa Golden Real Estate Channel at kung kayo po ay hindi pa nakapag-subscribe, malugod po namin kayong inibitahan. Mag-subscribe po kayo para nyo makita ang lahat ng ating mga property for sale at makapamili po kayo. Higit sa lahat ay magiging updated po kayo sa lahat ng video ng mga property na aming bago i-upload. Tayo po ay naka-location sa General Nacar, Quezon Province. At dito po ay may ginagawa pong bagong national highway from south to north na magmumula po sa Pagbilao, Quezon Province. Dadaan po ng Lokban, Tayabas, Louisiana, sa Kapagsanhan, tatagos po ng Real, Impanta at General Nacar, tagos po ng Dingalan, Cabanatuan at Nueva Ecija. Yan po ay tag 4 lanes. Alternative highway po yan para ang mga motorista nang galing south, hindi na po dadaan ng Metro Manila at dyan po ay wala pong tulpi. Andito po tayo sa kalagitnaan ng property. Ang property po ay hinugan po ito, mga bata pangyog, mga edad 20, from 10 years old to 20 years old. Kasalo po yan po namumunga at may mga pasigunda pa po ng mga tanim. Kaya po pagka medyo humina na pagbunga yan, yung mga bagong tanim naman ay namumunga na, maaari na pong putulin. Ang travel time po papunta rito, magmula po sa Pasig City, more or less po ay mga less than 4 hours at mahigit lamang po sa 3 oras ang travel time natin papunta po sa property na ito. Kaya po kung kayo ay pupunta rito, ang magiging daanan nyo po yung Marilaki Highway or yung Marcos Highway, ibig sabihin po ng Marilaki, Marikina, Rizal, Laguna at Quezon po. Ang layo po natin sa municipal hall ng General Nacar, more or less po ay mga 5 kilometers. Simentado na po ang daan, pero more or less may mga, mayroon pa po tayong mga kalahating kilometro na hindi pa po simentado dahil under construction po ang national highway. Pero passable po ang lahat ng klase ng mga sakyan. At by year 2025 po ay tapos na po yung national highway. At maaari na po tayo makapaglusot-lusotan papuntang norte. Pulihin sa inyo telmin mo. May sarili pong spring water ang loob ng property, kaya po hindi po natin dito problema ang source ng tubig na potable water, dahil ito pong property ay mayroon pong sarili na makukuha tayong tubig na inumin
At yan po ililinisan lamang natin at mamintin natin na maraming pong puno ng mga kahoy yan para po hindi po matuyo ang bukal na yan. Ayan po ang waterfalls. Double layer po yan. Sa bandang taas dyan, isa pa pong waterfalls yan. At ito po yung isa. Double layer po. Subukan ko pong makuha na ng video ang isa pang waterfalls dyan sa taas para po sa inyong kaalaman. Ayan po. Andun po bandayo po. Ayan, o, yan po yung binabagsakan ng isang waterfalls. At yan po ipapunta dito. Ayan. Yan po yung isa. Ayan po. Shout out po kay Mr. Figueroa. Sir, ito na po yung property na hinahanap po, natagpuan ko na po. Land title to, sir. At kausapin ko po yung ari ito para makausap mo na po. Ito po, Sir Figueroa, yung pangatlong layers po ng waterfalls. Yan, napaganda po. Kung i-develop po natin to na tourist attraction at resort, lalo po magkakaroon po dito ng national highway at napaka-accessible po ng papunta sa property na ito. Sir, pakiasikaso natin agad to, sir, para ating mabayaran at ma-develop natin na abala ang pagyaman natin, sir. Yan, sir, oh. Ang ganda po ng rock formation. Ang taas po ng waterfalls more or less nasa mga 25 meters po yan. Maliban doon sa unang waterfalls na kinuhaan ko kanina unang-una. Yan po. Ang ganda po ng bagsak. Ang property po natin ay overlooking. Consider pa po as virgin forest ang ibang portion, pero yung unang portion na pagpasok sa bungad ay puro po niugan. Yung pang-apat na waterfalls na atin nakuhanan. Pero ang sabi po ng aking guide ay 7 or 8 po na waterfalls ito. Kaya po napaganda po ito, nag-develop as tourist destination. Una-una po dito ay katamtaman na po ang klima rito, hindi mainit at hindi naman kalamigan. Bali po tamtaman ang climate natin dito. Ayan po. Itong waterfalls na ito ay panglima na po ito. Ang taas po nito more or less nasa mga 25 meters din. Sa ngayon po medyo manipis ang tubig dahil summer po tayo. Pero pagdating po ng tag-ulan ay makapal po ang tubig dito. Ayan po. Mga 25 meters po ang taas niyan. Panglima na po ito. Nasa loob po mismo ng property yan. Itong waterfalls na ito ay pang-anim na po ito sa ating narating. At meron pa po tayong hindi pa nararating. At kung susumayin po natin lahat ay mahigit po 10 na waterfalls ang ating pumatatagpuan dito. Shout out sa iyo, sir, at sa iyong family. Mr. Figueroa, sir, nandito na po, sir, yung request mo sa akin na property.